Live from the studios of Linnanews Philippines, Errol.Kami of Kamaonga Zero starts now! Taong bayan, walang dapat ipangamba sa National ID System ayon kay Duterte. Pagpirma naman ng Pangulo sa National ID System Law, ikinatuwa po ng mga senador. Attorney Glenn Chong na nag-akusa po ng poll fraud, malapit na raw makulong ayon po kay Attorney Sixto Brillantes. Pagbaliktad naman ng CA laban sa regularization order ng DOLE sa mga PLDT employees, iapila daw po ng Malacanang sa Supreme Court. Access sa mga kasong nakasampa sa Office of the Ombudsman, lilimitahan naman ni bagong Ombudsman Martires. Mayor Inday Duterte, pinanumpa ang 2,000 bagong hugpong ng pagbabago members sa Davao Occidental. Suspension order sa Olongapo City Mayor, iaapila rin daw sa Court of Appeals. Dahil naman sa lindol sa Indonesia, mga turista maaga pong nag-COE-an. Magandang umaga po sa inyong lahat. Martes po ngayon, at 7 sa buwan po ng Agosto taong 2018. Oh, first time ano? First time! Good morning! Errol na kami po ng Palatuntunang Kamaong Asero. Ang tigasing palatuntunan sa buong Pilipinas. Sumasay niyo po on HD quality mula po sa studios ng Linnanews Philippines at napapanood po worldwide. Musta po ang mga nasa Metro Manila, mga nasa iba't ibang mga probinsya sa ating kapuluan at siyempre po sa ating mga kababayang tinaguriang mga bagong bayani. Ang mga overseas Filipino workers, OFW, na hanggang sa ngayon, sila lamang po ang tanging nakakapagpainog po ng ating pambansang ekonomiya because of their dollar remittances na matyaga, pinagpapatuluan ng pawis at dugo sa kanilang pagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Bueno, once again, we are inviting everyone. Iniimbitahan po namin kayong muli. Napaki-like po ninyong ating live FB page ng Linnanews Philippines. Mag-comment po kayo at ang ating survey question sa araw pong ito ay bayan, may naintindihan ba kayo sa konsepto po ng federalismo na idinaan po ni ASEC Mocha Uson sa Ipepe at Idede strategy? May naintindihan ba kayo? Ano po ang inyong komentaryo? Ano po ang inyong masasabi? I-comment po ninyo sa ating page ng Linnanews Philippines sa baba immediately ng ating live video. At garantisado, yan po ay babasahin natin. Pabor, kontra, o kung ano paman. O di kayo may nais po ba kayong batiin? Let's welcome in our program. Good morning once again, Errol Dacami na po ito para po sa ating Monday o Tuesday edition ng ating palatuntunang Kamaong Asero. Sa mga nasa opisina na, by trabaho, paglingkuran po ang publiko. Sa mga nasa government offices, sa mga nasa pribadong kumpanya naman, by talagang patunayan po ninyo that you are assets of the company otherwise. Baka magkasiba ka na naman. Alam niyo po, ang panahon ngayon talagang lagi na lamang pong nag-iisip ang mga kumpanya on how to simplify the operations, lalo ngayong moderno na po ang teknolohiya, nako po. So galingan po ninyo, kayo po may mga trabaho na, ay pakaingatan niyo po ang inyong mga trabaho, magtrabaho ng maayos, do it with excellence all the time, even with very very minimal supervision, and I assure you will be rewarded accordingly. Alright, sige! All systems ko po tayo sa araw pong ito. Siyempre, katuwang po natin ang buong person ng Linnanews Philippines News and Current Affairs Team, ang ating mga Linnanews Patrol na maghahatid po sa atin ng mga balita mula sa kanikinalang mga binabantayang lugar. At sa araw pong ito, nagpapalipad ng ating palatuntunan, Engineer Teo Villamil. Alright, sige. Sa oras pong 21 minutos na po makalipas ang 8 o'clock ng umaga, simulan na natin ang ating balitaan
sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin muna natin yung ating survey question, mga kapatid, ano? Ulitin muna natin ang ating survey question. Ang ating tanong, may naintindihan ba kayo sa konsepto ng federalismo? Sa video na ginawa ni Asik Moka Uson na idinaan po sa Ipepe at Idede Strategy na kumalat po sa social media. Alright, sige. Bakit parang na-imbalance yung audio ko tayo? Baka may nasagasaan tayo dyan na buton. Unahin muna natin ang report ni Mike Paul Marquez mula sa Visayas area. Yes, Mike Paul, magandang umaga sa iyo. Go ahead, please. Errol, hindi lang sa pamamahayag magaling ang mga media sa Northern Samar, kung saan pati na rin ang pagtulong sa mga nangangailangan ay pinasok na nila. Nagsagawa ng media outreach program ang mga mamamahayag sa Northern Samar sa bayan ng Lope de Vega sa mga barangay ng Tagite, Rojas, Sumoroy at Corre. Ang mga nasabing barangay ay tinatawag na underserved barangays dahil sa mahirap itong mapuntahan. Namigay ng mga school supplies, toilet bowls at coconut seedlings sa mga residente ng nasabing barangay. Sa mensahe na ibinigay ni Danny Balading, presidente ng 803rd Brigade Press Corps, ay sinabi nito na layunin ng mga media ang makatulong sa mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan at masugpo ang fake news. Kasama sa mga namigay ay ang Leader News Philippines, kaagapay din ng mga mamamayan, ang UNICEF, 803rd Maker Brigade, Institution at ang Lope de Vega Municipal Police Station. Nakapagpapalit sa Philippines si Laika Miranda, grade 4 student at residente sa Barangay Sumoroy, na sinabi nito bigay na tulong ng mga media dahil sa may karagdagan na siyang kagamitan sa kanyang pag-aaral. Masaya din umuwi ang mga bata sa kanilang mga bahay matapos mabigyan ng school supplies, Errol. Very good. Congratulations sa grupo niyo dyan, Mike Paul. At yan ay sadyang nakapagbibigay ng impact. Magandang pakiramdam sa mga natutulungan, especially mga kabataan na nangangailangan ng dagdag kagamitan sa eskwelahan, Mike Paul. Oo, Errol. Kasi no, naging kaagapay din natin sa pagtulong ang military at ang PNP, tapos sa ang Lope de Vega mismo, yung LGU ay nagbigay din ng tulong para sa mga residente doon, kung saan na 96 na mga toilet bowls yung ipinamigay. Kaya talagang yung outreach program talaga ay nagkaroon ng big impact para sa mga residente doon, Errol. How I wish na mas lumawak pa, Mike, ang collaboration ng media, ng PNP, ng military at ng iba't ibang mga private organizations, institutions and even individuals para mas marami kayong maabot na matulungan dyan sa lugar ninyo, Mike Paul. Yes, Errol. All right, thank you, Mike. At live mula dito sa Lope de Vega, Northern Samar, ako po si Michael Macayo Marquez, reporting live, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, Mike. Batiin muna natin ang mga maaging nakasilip sa ating palatuntunan. Si Francis Tica dyan sa Caloocan City. Carlo Reyes of Mitsubishi Motors Abad Santos sa lungsod ng Maynila. Good morning, Carl. Sabi niya rito, Ka Errol, 150 days na lang, Christmas Eve na naman. Oo nga. O so paano, uunahin kitang bumati, ha? Merry Christmas, Carlo. Naunahan kita, ha? Pinalala mo sa akin at sa mga taga Mitsubishi Motors Philippines. Alam niyo po ang Mitsubishi vehicle, si yan ay favorite natin. Since time immemorial, yan ang nagustuhan kong brand, Mitsubishi. Ayan, so sa kotse, sa SUV, ayos. Endorsement, ha? Ang lakas mo sa akin, Carlo.
May gagawin tayo, Carlong, ano ha, yung Street Angels, ipapatrain ko sa Mitsubishi on minor repair, maintenance. Street Angels are public service, beautiful, sexy, lady riders. Riders, ha? Nagmumotorsiklo, nakakalat po sa mga pangunahing lansangan, hopefully, sa mga pangunahing lungsod. Oo. Mga anghel, kakalat po sa mga lansangan para tumulong po sa mga nangangailangan. Street Angels of Leader News Philippines, abangan po ninyo. Manoy Jun Burnasal, dyan sa Las Piñas City. Kumusta po kayo dyan, Manoy Jun? At kumusta po ang online channel mo, Manoy? Kailan na ang launch? Alright, at good morning din kay Ma'am Gina Makuha, ang information officer po ng Baco Oriental Mindoro, Baco LGU. Headed by Mayor, Mayor, sino yung magaling na mayor dyan? Nasa na ba yung pangalan ni Mayor? Teka ha, baka magkamali kasi ako eh. So, balikan ko yung si Mayor. Hi, yan. Good morning, Mayor Rinaldo Aceveda Marco ng Baco Municipality sa Oriental Mindoro. Right, sige. 8:28 in the morning, mga kapatid. Dire-diretso po tayo sa mga balitaan muna. Mula sa probinsya, gawin po tayo sa loob ng House of Representatives, ang lugar naman na binabantayan ni partner Felix Tambong. Kung ano kaya ang mga nangyari dyan, alamin natin sa kanyang report. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Partner Lex, ano ba nga ang mga naging action naman dyan ng ating mga pinagkatiwalaang mga mambabatas? Napagkaminsan eh, naakusang mga mambubutas eh. Pero siyempre, may mga action dyan yung mga nagtatrabaho. Lex, good morning. Go ahead, please. Likewise, good morning, Kasama Mayor. Bagamat formal lang kinilala ng liderato ng mayorya si Representative Danilo Suarez bilang minority leader, pero hindi pa rin natatapos sa issue ng minority sa Kamara de Representantes. At unayan, kahapon nagsimula ang debate matapos na mag-misyon si Juan Saguip Party List at Senior Majority Leader Rodante Marculeta na kilalanin bilang minority leader si Representative Danilo Suarez. Sa kanyang privilege speech, tinuran ni Marculeta na kinikilala na ng majority si Suarez bilang minority leader. Bagay na tinututulan naman ang grupo ni Representative Rodolfo Pariñas at ni Representative Ramiro Quimbo. Sa paliwanag ni Pariñas, dapat umanong kilalanin ng karapatan ng minorya na pumili ng kanyang leader tulad din ng ginawa ng pagpili sa bagong speaker. Ayon kay Pariñas na kung meron mang dapat kilalanin bilang minority leader ay walang iba kundi si ABS Party List Representative Eugene De Vera dahil siya lamang ang tanging minority na hindi bumoto kay GMA. Git ni Marculeta na plan na paanong maglalagay sa bagong minority leader ganong hindi naman binakante ang posisyon ng minority. Kinontra naman ni Quimbo ang posisyon ni Marculeta at din ito na house rules na dapat kilalanin ang pagkakaroon ng minority at ang mahalagang papel nito para magkaroon ng check and balance. Pananaw nila na hindi na minority si Suarez. Para naman kay Representative Lito Atienza, tama ang tindig ni Marculeta na hindi binakante ang posisyon ng minority kaya dapat manatili si Suarez sa posisyon. Si Atienza ay kasama ni Suarez noong nakarang Biyernes na ipinatawag ng Majority Leader Rolando Anday at inihayag na ang kinikilala na nila bilang minority ay si Suarez. Pinakahuli namang interpellate naman si Tom Villarin na isa sa miyembro ng Magnificent Seven na hindi na kumikilala o hindi nila kinikilala ang liderato ni Suarez. Samantala, kung hindi matatapos ang debating ito, inaasahan na ang grupo ni si Quimbo, ganun din ni Pariñas, at ng Magnificent Seven ay magtutungo naman sa Korte Suprema para hingin ang kanilang pinal na opinyon. Balitang Kongreso, Felix Tambongco, Leader News. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Lex Tambongco, live mula po sa Kamara ni Representante. Nagatid sa atin sa oras na 31 minutes na po makalipas sa 8 o'clock ng umaga. Good morning po sa mga nasa Central Luzon.
I'm sure mainit ng sikat ng araw sa gitnang Luzon, ano? Kayo po sa inyo po mga lugar. Kumusta? Kumusta? Good morning kay Binibining Tiffany Publico Villanueva ng Barangay Zamora, Baguio City at kay Idol Danny Mangas, ang chairman ng EuroTV na nakasili po sa ating palatuntunan partner. Kumusta ka? Very soon, magta-touchdown yung mga papeles na inaantay natin for your signature. At ang last touch niyan ay si Manoy Jun Bornasal sa Las Piñas. Alright, sige! Mula po sa Kongreso, balik tayo sa probinsya. Puntahan natin ang follow-up report sa Leyte sa nangyaring ambush sa pinuno po ng Bureau of Correction dyan sa naturang lugar, na ang resulta po ay ikinamatay ng mga biktima. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa oras pong alas 8.32 po ng umaga, mag-follow up muna tayo sa nangyaring ambush sa Leyte. Partner Hill, kumusta na dyan? Ano na ang pinaka-latest sa naturang ambush kahapon? Magandang umaga, paring Errol. Banda alas 11.55 ng umaga kahapon, isang concerned citizen ang tumawag sa Abuyog Police Station na nagsabing may pamamaril daw. At agad naman itong pinresponde ang ginatawan ng Abuyog Police Station na pinangunahan naman ni SPO4 Edwin Manaog para kumpirmahin at dumibirika ang nasabing insidente. Ayon sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, ano, sakay ng service vehicle ng Leyte Regional Prison o LRP ang nasabi ang mga biktima na kasama yung bagong outgoing head ng LRP na sina Superintendent Geraldo Aro, head of LRP, Jalene Almario, Executive Secretary, si CO1 Randy Patano at CO3 Nilsson na Panagdag at ang driver nito. Ayon na sa mga kapulisan, 15 oras lang ang lumipas doon sa LRP turnover kasi si Superintendent Geraldo Aro ay paalis na, papunta ng Tacloban kasi para pumunta sa bagong destinasyon na kanyang pamamunuan. At matapos ang isang oras na turnover ay umalis ito banda alas 11:44 ng umaga. Nang palabas na sila ng prison, no, may nakasunod daw na dalawang van na yun ang sumusunod sa kanila. Pagkatapos ito, ano, dyan sa may barangay Gadakan kung saan nangyari ang pamamaril, ano, sa mga biktima, ay agad naman umovertake itong isang van at humarang doon sa harapan at agad na bumaba yung mga unidentified person na saka isa na naman ang nagbaril doon sa service vehicle ng Leyte Regional Prison. At tapos ng ilang minutong pagbabaril, ano, agad naman na umalis itong dalawang van na sinasakyan ng mga armadong grupo. At patapos ng barilan, ano, agad naman na nagresponde. Gawa nang tumawag isang concerned citizen na may ambush na nangyari. Sugatan si Superintendent Geraldo Aro at ang kasama niya at yung dalawang nabuhay ay dinala naman kaagad sa hospital, samantala naman yung tatlo na hindi pinalad at doon na talaga inantay yung taga-Soko na makuha yung bangkay. Ayon naman sa ayon naman sa mga nakakita, walang may nagtitistigo dahil nga natatakot silang lahat. Hill, hindi man lang nakaporma, hindi man lang nakaganti ng putok yung mga Bucor personnel, mga operatives ayon natin. Parang Errol, ayon doon sa picture na nakuha natin, ano, binigay sa atin, at nakuha natin doon sa ano, hindi talaga nakabunot ng barel itong mga ginatawan ng Bureau of Correction. Yes, LRP. Walang kasamang presyo bang ang sasakyan na Hale?
Wala kang parang Errol. Kasi ang ginamit nila yung vehicle talaga. Yung patrol vehicle. Patrol vehicle ng Leyte Regional Prison. At ang pinangyarihan ano, parang Errol, 15 kilometers away from the Leyte Regional Prison. Malayo-layo. So, malayo-layo. Oo. Wala bang, Kon? Wala pa bang lumalabas na who are the suspects? What are the possible Errol, motives? Tinitingnan ng PNP ano, dito sa Regional Office 8 kung ito ba ay may kinalaman sa kanyang trabaho. Actually, yung mga kuro-kuro dito, mga agam-agam, ano, ay ito daw ay dahil doon sa pag-upo niya. Tapos na yung tour of duty niya. Tapos na yung tour of duty niya dyan sa Leyte. Lilipat siya sa... Saan nga lilipat siya? Sa Sablayan. Sa Sablayan? Yes, oo. Oo. Actually, ano, kasamang Errol, kahapon yung turnover... kahapon ng turnover, after ng turnover, 1 hour after ng turnover, ay umalis na si Superintendent Geraldo Aro kasama yung mga tauhan niya na maghahatid sana sa DCR Airport para naman siya pumunta sa Sablayan. Eh, 15 kilometers away from sa insidente, 15 kilometers from the Leyte Regional Prison ay doon naman nangyari kahapon mismo. Yung turnover kahapon din mismo, yung pagalis niya at kahapon din mismo siya ay tinambangan. Alam mo, isa lang masasabi ko, parang Hill, sa mga insidente ng patayan sa Pilipinas, dumadami ang mga ganyang insidente. Ordinaryong tao, negosyante, militar, polis, parabagang kahit sino na lang ay target nito mga gumagawa ng krimen na yan. Ayun, oo. At ano, nagdagdag din informasyon ano ng PNP ay gumagawa na sila ng task force at nasa masusat sa malalimang investigasyon ang gagawin nila para matukoy kung sino-sino at ano daw ang dahilan kung bakit inambush ito si Superintendent Geraldo Aro na ito naman ay paalis na sa kanyang panunukulan dito sa Leyte Regional Prison. Sana maresolba ang insidente niya na ikinasawi ng tatlong mga Bucor personnel at kung sino man ang utak dyan ay kailangan equally managot sa batas at sana may pinakamabigat na purusang pwedeng ipataw sa mga taong nasa likod dyan. Ayan, live. Yan lang muna ang ating update mula dito sa Tacloban City, Hill, Anisito Tamayo. Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, ako personally, sobrang nababahala tayo sa mga patayang nangyayari sa ating lipunan. Ano? Kung saan-saan, iba't ibang lugar, may mga insidente ng pamamaslang na parabagang ang buhay ng mga Pilipino ay parang manok na lang. Oh, na pwedeng, despite na meron tayong presidenteng pagkatapang-tapang, alam niyo, ito masasabi ko, para bagang yung mga kriminal ay hindi po natatakot sa lilirato ng Pangulong Duterte. So, ito yung kaibahan ngayon na meron tayong matapang presidenteng may kamay na bakal, pero ang mga kriminal na nasa likod po ng mga pamamaslang na yun ay tila walang katakot-takot. Bakit kaya ganun ano? Nagtataka talaga ako. Sige, sana po'y maresolba ang ambuscade na yan. Ulitin natin na ikinasawi ng tatlong personahes po ng Bureau of Corrections. Natural, may mga pamilya yan, may mga nagmamahal sa mga taong yan na I'm sure nagdadalamhatid kahit nakikiramay tayo sa pamilya ng mga nasawi. Alright, Ronald Vargas, tawagan kita mamaya ha. At binabati naman natin si Mark Consulta dyan sa Iloilo City. Sabi niya, good morning Tito Errol. Maulan pa rin dito sa Western Visayas. We're watching live from Iloilo City. Good morning sa mga taga Iloilo City. Mark, sa pamilya mo dyan, mga kamag-anak natin sa Iloilo City, kumusta kayo dyan? How I wish one of these days makarating ako dyan para magkakamustahan tayo. Si Sir Silvestre Gossi. Dyan sa Davao Capitol Building,
Oo. Sir Silvestre, kumusta ka na? Sabi niya, Sir Errol, hi, sir. Okay. Basta po ang mga nasa Kapitolyo po ng Davao. At di ko lang maintindihan, sir, Davao Oriental ba? Davao del Sur? Davao del Sur, Davao del Norte. Davao City, nalito ako, sir, ha? Basta nasa Davao si Sir Silvestre Galsi, isa pong kaibigan natin na nasa komunikasyon din at tumutulong po sa mga officials dyan. Ulitin natin yung ating survey question. Bayan, may naintindihan ba kayo sa konsepto po ng federalismo sa videong ginawa po ni Asek Moca Uson na dinaan po sa Ipepe? Yung pinasayaw niyang bading, pinahawak sa baba. Nung magsalita ng Ipepe, pahawak sa baba, sa gitna ng hita. At nung lyrics ay idede, humawak naman sa dede, yung bading. Ayan, so binaintindihan ba kayo sa konsepto ng federalismo sa video yon na ang may gawa ay ang opisina ni Asek Moca Uson? Pag-usapan natin dito sa ating palatuntunan. I-comment po ninyo ang anumang inyong damdamin patungkol sa issue yan. At ipakita mo nga Teo. Kindly play let's play the video, mga kaibigan. Ito po yung video ng ating topic sa umaga pong ito ng Tuesday. Para makasali po kayo at makita po muna ninyo at para factual po tayo. Good morning muna kayo. Ano, sayawin mo ito eh. Oh, dito lang. Alikan mo, sayawin mo. Sayawin mo tayo. Solo mo. Go. Ayan na. Ipepe, Ipepe, Idede, Idede, Ipede, Pede, 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 Realismo. Ipepe, Ipepe, Idede, Idede, Ipe, Ide, Ipede, Realismo. Kaya, palakpakan tayo! Ipagalumpo. O, basahin mo na ano bang federalismo. Okay, federalism o federalismo, ito ang mode of government kung saan mayroong central or federal government na sakop ang buong bansa at mayroon ding pamahalaan ang bawat rehiyon, mapaprobinsya o estado, na sumasaklaw sa kani-kanilang teritoryo, yaman at tao. Ilan sa mga kilalang bansa na under ng federalism ay ang US, France, at Singapore. Ayan. Ang federalism parang rainbow yan. Kita ninyo yung rainbow, di ba 7 ang kulay na magkakaiba at kanya-kanya ang guhit? Pero pinagsama-sama sila sa isang hilera at ganda, at ganda-ganda nila. Ganda ng sumulat nito! So ganyan ang layunin ng federalism na sa kabila ng ating pagkakaiba, kaya nating mag-shine ng sama-sama. Oo nga, Moca. Ganyan. Okay. Ayan, actual na video ni na Asek Moca Uson at ang kanyang kasamang bading, ang kanyang pinasayaw, ano? May naintindihan ba kayo sa konsepto po ng federalismo, sa pinaggagawa po nila? Kayo po magsabi. Sir Rafi, good morning sa Batangas, sa Lipa City. Nandiyan ba kayo sa Lipa City? Davao Oriental, maayong buntag, Sir Errol. Daghang salamat sa imong bati. Ayan, sabi ni Sir Silvestre Gausi. At good morning din. By this time, good evening yata sa Las Vegas. Kay Pastor Ram Gamboa. Okay na ako, Pastor Ram. Mababa daw yung aking ano? Yung aking na-dehydrate daw ako at mababa daw yung ano yan? Sodium potassium ko, sabi ng mga doktor. Teka muna, report muna tayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gumawi muna tayo sa Senado sa mga oras mong ito. Ano kaya mga naganap dyan sa Senado? Mga aksyon naman ng mga senador patungkol po sa mga isyong lumalambong sa ating lipunan. Napag-usapan din kaya yung video yun ng mga senador at yung reaction po ng mga senador sa National ID System Law na pinirmahan na po ng Pangulong Duterte. Alamin natin sa report ni partner Jojo Sigat. Paring Jo, magandang umaga. Pasok ka.
Yes, maganda umaga naman sa iyo kasama ngayon. Alam, unahin muna natin itong si Attorney Glenn Chong ng Tanggulang Demokrasya. Okay. Matapos ng paratangan ito na nababayaran ito mga Senate media, kaya hindi ito lumabas yung sa balita, yung ibinulga nito sa Senate hearing, mm-hmm. ay nagugas kamay naman ito sa harap ng mga mamahayag sa Senado. Mm-hmm. Sa panayon sa Senado, tinanong ng Senate media kung saan ito nakuha yung informasyon na bayaran nga itong mga mamahayag, itong mga kasamahan natin at maging tayo. No? Mm-hmm. Paliwanag ni Atty. Chong na misquoted lamang aniya ito at itinanggi yung naturang paratang sa mga mamamahayag sa Senado. Mm-hmm. Iginate pa nitong si Atty. Chong na hindi nito kalaban ang media. Sa halipa, ang Smartmatic niya yung kalaban nito na nangdaya noong nakarang halalan, lalo na sa presyo ng Vice Presidente ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mm-hmm. Vice President Lenny Robredo. Sa isang panayam, habang nakikipagtalong asak itong si Comelec spokesperson Atty. Jimenez, sa isang supporters nitong si Atty. Chong na dumalo sa Senado, nairita yung mga mamayag dahil may isang nagsalita sa grupo na hindi na naman daw lalabas itong balitang ibinurga ni Chong dahil wala silang pambayad sa Senate media. At doon ay sinasabi nila tiyak sa mga tabloid ay lalabas ito na nagkatotoo nga. Lumabas nga sa mga tabloid ano, yung mga pahayag nitong si Atty. Chong kahapon sa Senado. Samantala, doon naman sa issue nito. Alam na alam nilang ilalabas sa tabloid, ano? Oo nga eh. Sabi nila nga po, lumabas ka eh. Nag-banner sa mga tabloid eh. Ngayon, sa issue naman itong si PCO o ASEC Bocauso, inikayat itong si President Vicente Tito Soto III, ano? Teka muna, parang Joe, saglit ha, before we go on to that issue. Sinasabi ni Attorney Sixto Brillantes, dating chairman ng COMELEC, na yung si Attorney Glenn Chong na naging controversial sa hanay ng media ng Senate, ay sinasabing malapit na makulong pala yan. Oo, tama ko rin. Sinabi nga nitong si dating COMELEC. Dahil sa pagnanakaw ng mga balota sa Baguio City, at yung mga tampered na mga ebidensya nito. Inaantay na lamang daw na sagutin yung kanyang motion at pag lumabas na resolution ay tiyak na kulungan ng kababagsakan. Kababagsakan itong si Atty. Glenn Chong. Yan ang yung sinabi niya sa amin. Si Attorney Sixto Brillantes ba ay sila ba yung complainant doon sa issue laban kay Glenn Chong nung kapanahonan niya ba 'yon nung nangyari 'yon? Kapanahon niyan ngayon. Sabi niya napasa kamay ng mga ilang grupo yung balota. Allegedly, inutusan ni Glenn Chong yung isang tao dahil malakas daw si yung kanyang kliyente sa Treasurer's Office sa Baguio City na nagtatago ng mga balota. At because of that access ay parang yun ang dahilan kung bakit they were easily successful. Parang oo, doon sa plano nila. Ninakaw. Ayun. Actually, parang ninakaw na eh. Hindi walang paalam ito sa mga... Hindi naman talaga ibinibigay yan kahit si kanino eh. Oh, kaya nga. ang balota ginagamit sa eleksyon ng mga butante. Hindi yan napupunta dapat sa kung sino-sino. Di ba? Correct. Kaya yun yung pasiyan itong si... dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes na malapit ang makulong. Ayun. Makulong ito si Atty. Chong. So madaling sabi, yung mga ipinagngangangaw daw ni Atty. Glenn Chong ay puros kasinungalinan, parang ganun ba? Parang tampered. Ginamit niyang words eh. Tampered. Tampered yung ginagamit niyang ebidensya pati dyan sa Senado. Yun ang words na ginamit nito. Sapagkat the same issue na ginamit nila noon para palabasin na yung kanyang kliyente mataas ang boto sa ilang lugar, sa isang lugar napakababa at may salamang kasi lang ginawa, tama ba?
Parang gano'n. Pero naman, itong si Senador Vicente Tito Soto, yung tungkol nga doon sa pagbebenta ng mga database, aminado naman si Soto na may nangyayari ngayon ganito. Bakit? Siya ba nabentahan ba si Senador Tito Soto at nasabi niya rin? Nakatanggap siya ng sumbong mula sa Metro Manila at sa Iloilo. Sumbong lang, ano? Saan? Oo, yun na sinabi niya. Kasi ganito daw ang sistema dyan sa mga database. Ano, naimbestigahan niya ba muna rin yan? Pinaiimbestigahan niya sa COMELEC. Sabi niya dapat Investigahan ito ng COMELEC. Wala pa. Wala kaya pa. Nga lang eh, ito nga rin eh. May binulgar nga rin na transmittal na yun sa sa transmittal si Senate President Soto. Pero yung kanyang resuspension hindi umatin noong unang pagdinig sa Senado last week. Bakit? Bakit kaya? Jo? Nawala. Taglit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, mga kaibigan, 52 minutes makalipas na ang alas 8 po ng umaga. Kayo po'y nanonood pa rin sa Palatong Tunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Kumusta po kayo sa mga oras ng ito? At balikan natin si partner Jojo Sikat sa kanyang report. Paring Jo, ituloy mo nga yung sinasabi mo na pinaimbestigahan yung sumbong at yung nagsusumbong na sabing magpapatunay inindyan ang mga senador. Tama? Hindi. Meron kasi nga itong investigasyon ito nagsimula ito sa privilege speech ni Senator Soto regarding doon sa yung pagdayaan sa hospital. Pero yung mga resource person niya sinabing dadalo, hindi naman dumalo yung dalawang yun. Ayun. Hanggang kahapon, nagkaroon ng pagdinig, wala pa rin yung dalawang resource person niya na sinasabi niya nga naging source niya. Naku. Kaya siya nagkaroon ng privilege speech noon. Oo. Kaya yun nga lang, ewan ko, oo, bakit sa mga kasama natin walang nagtanong kay Soto, bakit wala bakit? Yung resource person. Oo nga. Ewan ko sa mga kasama din natin. Kasi nakapag-privilege speech siya because of those people. Mm-mm. Tapos yung people na inaasahan niyang dadalo, wala. Wala yun noong nakaraan, wala din kahapon. Bakit? What's going on? Wala tayong alam. Sila lang nakakaalam. Nako po, talaga. Kaya nga. Ano ba yan? Dito dahil naman malapit ng eleksyon. Pero si Senate President Tito, mananatili siyang senador until 2022, tama? Mananatiling senador pero siya isa sa mga campaign manager ng mga election senators. Kaya kailangan alagaan din niya yan. Kaya nga, oo. Siyang campaign manager ng mga senador na re-electionist. Tatlo sila. Sino-sino ang mga ikakampanya niya? Lahat ng re-electionist. Sino-sino yon? Si Bam. Villar. Si Villar. Angara. Si Po. Si Trillanes tapos na, no? Tapos na. Si Coco. Ayan. Si Coco, anim. Ilan sila? Anim? Pito anim? Yan eh. Pito. Pito. Meron pa akong hindi maalala. Sino ang ano dyan? Dyan sa pitong yan, paring Jojo, sino ang manok dyan ng administrasyon? Siyempre, tatanggalin mo lang naman dyan si Bob. Si JV, ito pala yung isa. Si JV, so pito. Oo. Tama. Sila ba yung naka-line up na? Kumpirmadong line up sila sa administration na, party? Alam naman natin, nagpahayag na si JB na siya ililipat. Noong una, PDP laban. Pero nagkakagulo nga sa PDP laban. May tampo siya. Dahil sa mga Samora dyan sa San Juan, kinuha ng PDP laban, ililipat siya sa Nationalist People's Coalition. Dati naman nila yan eh. Yung NPC, dati man naman nilang partido yan. Ngayon, inanumpa na rin siya sa regional party nitong si Sara Duterte. Nako. Yung pagbabago. Hugpong pagbabago nila. Senador Villar kasama din sa mga nanumpa dun sa hugpong pagbabago. Ayos. So, sige. Okay. Diyan naman sa issue nung kay Mocha Uso, ninikayat naman itong si Soto, no? Mm-mm. Na aksyonan ng PCOO. Ito yung malaswang act video. Napanood mo rin ba? Mocha Uso,
Oo, yung ano, federalismo. Napanood natin. Oo. Mm. Pero ha, may yung mga kakampini mo ka, alam mo ang sinasabi. Oo. Eh, talagang effective daw si Mora. Akalain mo, pinag-uusapan na ngayon yung federalismo. Eh, kaya nga, ito din ang survey question natin. Doon ba sa video, may naintindihan ang mga Pilipino nakakita ng video? Oo nga, wala nga naintindihan. Pero nauna niya kaagad daw, yung sinasabi ng mga, ano, yun na natin yan. Na nakuha na raw niya yung atensyon ng mga tao sa federalismo dahil doon sa malaswang pepe-federalismo. So, pag-uusapan ang federalismo, hawak tayo sa baba, kanta ng ipepe, hawak tayo sa dibdib, kanta tayo ng idede. Pero marami nagsasabi. Effective talaga si Mora. Dahil napapag-usapan na ngayon ng federalismo eh. Kaya lang, negatibo. Ngayon, paano naman naging, magiging positive? Ibig sabihin, nakuha daw niya yung mga tao, yung mga natutulog na walang pake sa federalismo, ngayon, nabuhay ang usapin sa federalismo dahil sa pepe-federalismo. Mm-hmm. Sabing, may yung mga kampi, sinasabing tactics lang daw yan, parang pag-gising, para matuod daw yung mga tao. So, yung ibig sabihin, kung malaswa ang pangdating sa iba, partner radio, ang dami nagre-react eh. Ang dami. Oo, talaga naman. Kahit ako nagre-react. So, utos pero, yun ang palasyo para maintindihan. Ganon. Hindi natin alam. Eh, nasaan ba si Asik Mokaw? So, di ba nasa palasyo siya? Oo, siya. Asik ng PCO. Yeah, under siya ni Secretary Martin Angelar. Oo. Oo, kaya nga. O, anong sabi ng mga senador pare ko? Eh, dyan nga kay Soto, sinabi niya na maari naman na hindi idaan sa biro o parang commercial o sayaw yung pagpapaliwanag sa federalismo sa taong bayan. Hmm. Sabi nga niya, kung biro man ito ni Mora, hindi dapat sinapubliko dahil hindi ito makakatulong daw sa campaign ginawang, nationwide ng gobyerno o kundi sa pagsusulong ng federalismo. Eh, aminado to si Soto na maging ito, ilang oras binasa yung CONCOM report na isinumite sa Senado, ito naging briefing nila ng PDP Lapan ukol nga doon sa federalismo. Yeah. Kaya siniseryo, dapat seryosohin daw ito, huwag idaan sa biro. Dahil siya nga yun, ilang oras niyang pinag-aralan, hindi pa rin daw niya makuha. O, kita mo na? Oo. And they expect that in that video na ang tawag ng iba ay malaswang video, ay may maintindihan yung makakapanood, no? Oo, eh dito naman sa parte nitong si Senadora Nancy Binay. Sabi. Eh pinagpipili niya ngayon itong si Mora Uson. Oh. Kasi panahon na para mamili siya kung ano ba talaga. Siya may magiging vlogger. Oo. Siya may mananatiling kalihim ng secretary dahil nga doon sa pinaggagawa niya na yun nga yung tungkol diyan sa federalismo na yan. Mm-mm. By the way, si na, 'di ba si Senator Nancy Binay sana ang nag-open up, nag-suggest na ipatawag si Mora Uson at mag-lecture sa federalismo. Correct. Siya nag-open up ng ganung ideya. So, parang nagka-ideya din si Secretary Mora Uson, muy pagkakataon na medyo siyang ano, nasa kanya ulit ang limelight. Okay. Oh, sabagay, lagi naman nasa limelight pala, oh. Dito naman sa parte naman nila Lacson at Escudero. Anong sabi? Kapwa binatikos nila itong federalismo video na to, no? Mm. Tinawag ni Escudero na desperate attempt. Itong kaya video. Mo bang kantahin yon, parin Jo? Hindi. Ewan ko kung kayang kantahin niya ni Ma'am Gina makuha ang public information officer ng Baco Oriental Mindoro. baka siguro no. Kaya pagbabae. Pagbabae? Oo. Oh, wala naman ako tete, wala ako dede. Diba kakantahin ko dyan? Pero parang dyan, no? I really agree. Eh, nakakatch siya ng attention, but was it really effective in educating the Filipino people? Or effective na napansin ng napansin. Hindi kaya. Hindi yung educated. Wala yung hindi na educated. Sige. Kasi, tapos sabi pa nito. Take note, itong issue ito, this is a serious matter. Oo. Sabi
nga sa alip na maingganyo, mas lalo naging negatibo yung epekto ng controversial video. Okay. Dito nga sa naturang video nito. Sa palig naman ni Lacson, iginit ito na kahit noong paraw, hindi pa tinatalaga ito si Uson para nga sa pagpapalaganap ng campaign information gagang federalismo. Patay na raw itong nga federalismo sa Senado. Mm-mm. Subalit yung pagpapatalaga daw dito kay Asik Uson dahil nga dyan sa video niyan, nabuhay. Eh, iginit ni Lacson, mas lalong lumala. Tila yung ano, patay na federalismo, yung na-cremate na abo. Cremated na? Sinaboy pa ni itong si Uson. Sa karagatan? Abo, sa buong isla ng Pilipinas, sa 7,107 na isla ng Pilipinas. Kaya mas lalong malabo na rin ang federalismo, sabi nito si Lacson. Mm. Yan yung mga reaction kahapon ng mga senador yan sa mataas na kapulungan ng Kongreso ukol nga dyan sa issue ng federalismo video ni itong si Mo Causo. Okay, doon naman sa mga kaibigan natin dyan na Senate Media, lalo yung mga babae, anong dating sa kanila? Siyempre, dismayado. Dapat ano, mahalaga mong paano mo ipapaliwanag yung pagkakataon niya ipakita nitong si Uson yung kanyang kakayahan. Na alam naman natin na hindi mayalis na minamaliit itong si Uson. Na ginawa niyang yun, lalo niyang pinatunayan. Lalo niyang pinatunayan yung kanyang magagawa. Magagawa ka doon. Kaya nga, yun. Yun nga siya eh. Bakit? Ano pa bang hinahanap nyo kasi kay Asik Mo Causon? Yun siya eh. Pero effective ba? Effective? Maraming nag-gising napansin yung federalismo na hindi pinapansin sa social media. Kaya nga lang, dahil sa federalismo. Tsaka parang hindi naman sa federalismo na tutok, nasa kanya sa ano. Anong tingin mo? Ha? Yung batiko sa kanya napunta. Hindi naman doon sa federalismo napunta yung pinag-uusapan tuloy. Ikaw ba? Ikaw ba, paring Jojo? Tayo kasi mga nasa media, napakahalaga ng papel na ginagampanan natin. Anong may papayo mo sa opisina ni Asik Mo Causon na treatment approach? Pero sila dapat ang magagaling sa communication, di ba? PCOO, Presidential Communication and Operations Office. Sila dapat yung eksperto, di ba? Kung ako, sasakayon lang kayong payo ni Senadora Cynthia Villar dito kay Mo Causon. Na? Kung ikaw ay public servant ng gobyerno, dapat magiging maingat ka sa mga bawat lockdown. May standard kasi. Dahil nakatingin kayo ang mga tao. May standard yan eh. May ethical standard. Yun yung dapat maingatan dahil siya ay asset na nga ng PCO ngayong Duterte administration. Kaya dapat mag-iingat siya sa mga hakbang na ginagawa niya. Ayun. Yung payo naman si Bilya na sinatangayunan na rin. Areglado. Sige, parang Jojo, maraming salamat sa balitang yan. Parang Jojo. Naputol na naman. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Live mula po sa Senado, parang Jojo Sikat sa Lidonos, Philippines. Naghatid sa atin sa oras ng 4 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. Habang kami ni Teo hindi pa nag-aalmusal. Kumusta kayo sa mga nasa mga malalayong lalawigan? Maring Tess Jeronimo dyan sa Gente de Leon, Valenzuela City. Hello po, good morning sabi niya. Kumusta kayo dyan? At sa mga nasa Northern Samar, good morning to all of you. Dire-diretso muna tayo sa ating pinag-uusapan this morning. Bayan, may naintindihan ba kayo? Kayo ang magsalita, no? May naintindihan ba kayo sa konsepto po ng federalismo? Sa videong ikinalat ng opisina ni Asik Mo Causon na dinaan po sa IPEPE at IDEDE Strategy. Ano po ang inyong masasabi? Comment po ninyo sa ating live FB page ng Leader News Philippines at yan ay babasahin po namin. Habang tayo po ay tumanggap muna ng isang report mula naman sa lugar ni Nolan Arriola. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pakinggan natin at panoorin ang report ni Nolan Arriola. Lan, good morning, go ahead.
Magandang gabi kasamang Errol. Pinag-iingat ng Equus Coalition ang publiko laban sa pagbili ng mga mabiling mabili sa mga kababaihan dahil sa pagiging mura, abot kaya, ngunit maaring makasama sa kanilang kalusugan at sa mga taglay na nakakalasong kemikal. Nagbabala ang Equus Coalition na dapat nang itigil ang paggamit ng mga naturang peking produkto na may taglay na heavy metal impurities na nakasisira sa kalusugan. Ayon kay Tony Dison, chemical safety campaigner ng Equus Coalition, karaniwan ang mga naturang poison lipstick ay pawang imitasyon lamang kaya murang-mura at kontaminado ng lead, cadmium, mercury at arsenic na lagpas sa maximum allowance limits na itinatakda ng ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for Cosmetics. Una ay mas maging mapanuri sa kanilang pagbili, lalong-lalo ng itong kosmetiko na lipstick. Mas maging maingat, ibig sabihin, bago bilhin ay talagang suriin muna. Kung maaari ay tingnan, i-research itong produkto na kanilang bibilihin. Alamin kung meron ng abiso ang Food and Drug Administration na ito ay pinagbabawal bago talaga tayo bumili. Mainam na mas maging maingat tayo sa pagbili, lalong-lalo na itong nakita natin ng mga klase na heavy metals sa ganitong produkto na lipstick ay napakadelikado, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Paano mo din na malalaman, Pete? Unang-una sa presyo pa lang magkaiba eh. Kung original na produkto, mahal at talagang medyo hindi ito mabibili sa kung saan-saan lang na pampublikong lugar. Ang sino mang gagamit ng nakakalasong lipstick na ito ay maaaring magkaroon ng sakit sa kidney, cancer at iba pa. Ayon kay Dr. Early Castillo ng Medical Center Manila at Philippine Society of Clinical and Occupational Toxicology. Yung lead and mercury, itinatag sa chronic exposure to, hindi acute, hindi biglaan, ano? Yung pag matagal mo lang ginagamit, ang unang-una tinatamaan ng lead and mercury is yung nervous system, no? Yung utak natin, no? Maaring matamaan, lalo na pag buntis, yung bata ang madaling tamaan niya, nagde-develop pa yung utak. So later on, maaring paglabas niya, may problema siya, maaring may cerebral palsy siya, or later on, yung neurobehavioral niya. IQ niya can be affected pag tumatanda na siya because of this early exposure. Doon naman sa mga matatanda, it can cause anemia rin. Ang lead mercury can cause anemia. It can cause some of these metals like yung arsenic can cause cancer of the skin. No? Una mag-arsenic keratosis and then squamous cell carcinoma ng balat. No? Cadmium is also... Mula rito sa Quezon City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan Ariola, sa report na yan. Oh, paalala po sa kababaihan na conscious po sa beauty at mahilig pong magpa-beauty, gumagamit po ng mga beauty products. Timely po ang paalalang yan ng Eco Waste Coalition na nagbabantay po sa mga ganyang uri po ng produkto na hindi registered, fake, imitation, at ang worst ay ginagamitan po ng mga poisonous chemicals, poisonous components para makagawa ng kahawig ng original. Ano? Ang mga binabanggit ng mga doktor sa Eco Waste Coalition ay ang unang pagdudahan po ninyo ay yung murang-murang presyo. At yung lokasyon ng mga mabibilihan ninyo nasa bangketa, mga branded products nasa bangketa, ay dapat you should be very suspicious. Kasi pag mga branded products, normally you will find them sa loob ng mga kwan, matitinong tindahan, ano? Pag mga ganyang uri po ng branded products, but they're all over the streets and with a very low price, eh, magduda po kayo sapagkat yan ay most likely ay peke at imitation na may mga poisonous components, ingredients. Okay, sige. Mading Imelda Clotario Parom dyan sa Pasig City. Kumusta kayo dyan? Si Pading Arnel, kumusta? Kumusta ang mga classmate, batchmate sa Naga National High School Batch 88, The Dragon Batch. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
May report tayong papakinggan at panonorin mula kay paring Gani Oro. Habang inuulit muna natin yung ating survey question, mga kapatid. Bayan, may naintindihan ba kayo sa konsepto ho ng federalismo sa sinilabas na video ni Asek Mo Kauso ng PCOO na may pinasayaw na bading at on Ipepe and Idede strategy. Napanood po naman ninyo, no? Briefly, i-play mo nga ulit tayo yung video. Doon lang sa sumasayaw. Doon lang sa sumasayaw, no? Ano, sayawin mo ito, eh. O, dito lang. Alikan mo, sis! Sayawin na tayo! Solo mo! Go! Yan na! Ipepe, Ipepe, Idede, Idede, Ipede, Pede, 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 Realismo! Ipepe, Ipepe, Idede, Idede, Ipe, Ide, Ipede, Realismo! Kaya palakpakan tayo! Ayan, So video yan mula sa palasyo, sa office ni Asek Mo Kauso na may objective na ipaintindi sana sa mga Pilipino ang konsepto po, ang espiritu ng federalism government na nais sa ipatupad ng Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon at sa pamahala po sa Pilipinas. So, yan. Sige. Anong dating po sa inyo? Alright, sige. Tuloy-tuloy tayo. Samantala, happy birthday po sa mga may kumpleaños sa araw pong ito. At kumusta po ang mga taga Olongapo City? Diyan po sa Olongapo City. Tuloy po naman ang isyong political dyan dahil inordina na po, may utos na ang ombudsman na suspendihin ng 6 na buwan, if I'm not mistaken, ang mga nakaukupong local officials dyan dahil po sa hindi tamang mga ipinatutupad na proyekto na tila baga nilabag o maraming nilabag na mga patakaran para lamang gawin nila ang kanilang mga pinaplano, no, at naging questionable kaso na nagmula sa sa kasong isinampa ni Senator Dick Gordon diyan sa tropa ho ni Mayor Rolin Paulino na may utos na nga po ang ombudsman na sila ay suspendido in 6 month time, pero tila baga ang DILG ay hindi pa rin ini-enforce ang naturang suspension order. Good morning, Secretary Anyo ng DILG. What's going on? Bakit yung suspension order ay narinig natin yon middle of July pa, Agosto na ngayon eh. July 16, nagawi ako dyan sa may Olongapo City, pinag-uusapan na yung suspension na meron na. Pero Agosto 7 na po ngayon, Secretary Anyo, ay bakit hindi ma-enforce ang suspension order laban dyan sa mga ipinasususpendi ng ombudsman? Take note, dadalhin nyo lamang yan, hindi naman kayo nag-order, not the DILG. Ombudsman ang nag-uutos ng suspension. Pero bakit napakatagal? What's going on? Ano ang dahilan, Secretary Anyo, na hindi nyo may enforce ang suspension order? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May naamoy ako dyan na maalingasaw. Alam nyo po, di ba may kasabihan that justice delayed is justice denied. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Suspension order. Baka matapos yung 6 na buwan na hindi may enforce yan ng DILG. Naku naman, Secretary Anyo, what's going on, Secretary Anyo? Teka muna, may report muna si Paring Gani Oro sa ating palatuntunan. Dahil daw sa pinirmahan ng National ID System, mga eksperto sa ano yan, sa rekto, naghahanda na rin. Alam niyo po bang pag sinabing mga eksperto sa rekto na naghahanda na? Alamin natin sa report ni Paring Gani Oro ang ating batikang TV and radio broadcaster. Nakasama na natin sa Leader News Philippines. Paring Gani, magandang umaga sa iyo. Go ahead, please.
Magandang umaga. Good morning, Paring Errol, at magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng Kabaong Asero dito sa Leader News Philippines. Nako, maganda itong napasana ang National ID System, no? Matagal lang inaabangan ito ng ating mga kababayan, lalo ng ibang hindi namamasukan sa trabaho, hindi nag-aaral, na walang mga ID. Medyo beneficial sa kanila ito. So, napagkasunduan sa batas na ito, Paring Errol. Tanging ilalagay lang sa ID yung buong pangalan, petsa ng kapanganakan, saan ipinanganak, tirahan, nasyonalidad, at yung biometric information. So, medyo, ano yan, medyo nakaba, limitado yung mga impormasyon. Okay? At sa pagkakataon ito ay iisang ID na lamang ang gagamitin, kaya magiging convenient ito sa lahat. Okay. Kasi, ngayon kasi pag pupunta ka ng mga transaction mo sa banko, sa mga opisina ng gobyerno, kailangan magdala ka ng dalawang ID, di ba? Yeah. You need to present at least two valid ID. Ganun lagi, oo. Eh kung hindi ka naman nagmamaneho, wala kang driver's license. Kung hindi ka naman membro ng SSS, wala kang SSID o GSIS ID. Yes. So nagkakaroon ng problema yung mga kababayan nating walang trabaho o hindi naman estudyante. Ngayon, yung mga nagtatanong, libre ba yan? Libre. Good question. Diyan mahilig ang Pilipino eh. Oh. Ang sinabi ng batas, may initial palang pondong 25 billion. Magkano ulit? 25 billion ang National ID System na ito. Baka mapunta ito sa PCOO tong 25 billion na ito. Baka mauwi sa sayaw-sayaw na naman. Nako, talaga naman oo. You mentioned the budget eh. Magkano nga yung alam mong budget ng Federalism Awareness Campaign? Magkano ba yon? 90 million. 90 million para maintindihan, ipaintindi daw sa mga Pilipino ang federalism. Eh, sayaw-sayaw lang pala, pwede na. Diyos ko po. Oh. Sa PCEO yun ha, budget sa PCEO. Meron pang budget sa ibang departamento, pare ko. Sa DILG. Sa ilan pang mga tanggapan. Meron pa. Napakaraming budget yan. Sana naman huwag mauwi sa sayaw-sayaw itong National ID System na ito. Ituloy. Pero alam mo, medyo huli na nga tayo, parang Errol eh. Sa ibang bansa, sa mga bansang naikutan natin o napuntahan natin o napasyalan natin, di ba? Medyo nagkapi-kapi tayo ng konti. Sa London, sa US, nagkapi-kapi tayo ng konti, no? Matagal na silang may National ID yung mga mamamayan nila doon. Sa Pilipinas na lang, wala pa. Yan. Kaya ang nakikita natin dito, maganda naman itong National ID System at magiging mabilis na ang transaksyon ng mga mamamayan. Yan, ilang presidente na ba nagbalak niyan? Matagal-tagal. Panahon pa ni Kuwanyan eh. Panahon pa ni dating Pangulong Fidel Ramos. Right. Yes. Hindi na ituloy dahil maraming kumontra. Ngayon, nabanggit mo yung kumontra, ha? Ayon sa mga nagsulong ng batas, wala daw dapat ikatakot sa pagkakaroon ng National ID. At ang mga tumututo lamang dito yung mga may itinatago o ginagawang illegal. Nako. Kung wala naman daw masamang ginagawa, ay wala dapat ikatakot dito sa National ID dito. Bagay tayo, gusto natin yan, no? Ang tanong lang dyan, baka ito abusuhin ng mga manghuhuli kasi hihingan ka ng ID at hindi mo maibibigay kaagad. Ayun na, magiging grounds ito sa mga law enforcers para kung wala ka agad ma-present na National ID, subject ka na for interrogation, subject ka na, baka sabihin terorista ka. Nako, wag naman sanang ganyan ang kahinatnan ng implementation ng National ID para po sa mga Pilipino. So, paano ba yan? Pinirmahan na yung batas. Okay, so what's gonna happen? Well, siyempre, yan ay magtatalaga ang ahensya ng ating gobyerno at ang naka-assign yan ay itong
Philippine Statistics Authority o PSA. Sila ang mamamahala, sila ang may record dyan. At kumbaga para kang kung yung rehistro natin, yung birth certificate natin, ang pagbabatayan. Kung pagbabatayan ng, yun, oo. Pagbabatayan yun. Uh-oh. Eh marami rin walang birth certificate kasi maraming ipinanganak na hindi na irehistro. May diba? Ganyan, oo. Minsan may ganyan. So maaring late registration at sila ang mga ngasiwad siguro dyan, no? Well, pagdating naman sa security features, ito dito magkakaalaman. Mahihirapan daw parang Errol, mahihirapan daw na makalusot yung mga mamimeke dito. Naku! Sapagkat may matindi daw security features ang ilalagay. Good morning sa mga taga-recto. Yes! Security features ba ikamo? Baka ngayon pa lamang may template na ng National ID yung magagaling na Creative Department ng Recto University. Siya ay wala nang imposible sa Recto yata, parang gani? Well, sabi nga ng mga taga-Recto, name it, we have it. Name it, we have it. Linawin natin ha. We're not propagating the illegal activities dyan sa Recto. Sinasabi lang natin na baka mapunta na naman sa mga kamay na mali. Sabi nga ng mga Recto, kahit ano kaya nilang gayahin. Katulad ng talahib na driver's license. Talahib ang tawag nila doon gawa nun eh. Ako, nakarinig na rin ako ng kwento na kahit daw anong uri ng dokumento, ID, kaya daw sa Recto. Totoo ba yun? Yes, kahit police ID, permit to carry firearms, diploma, transcript of records, kaya nilang pikein yan. Pati pera. Kung ganyan nga, ano ba yung national ID niya na hindi nila mapeke yan, di ba? Ang tanong diyan yung implementation kung paano uusisain kasi ito yan, di ba? Tayong ordinaryong mga mamamayan, kung pinege yan, mahirap na i-identify, no? So kung ang manghuhuli diyan, dapat maging advanced din na ma-detect nila yung mga fake o hindi. Kasi kapag yan ay lumaganap na may fake ID, mababaliwala yung batas para laban sa terorismo o kaya laban doon sa mga masasamang loob. Pero ano mo na parang gani ang the mode or how do they implement that? Sino bang naatasan ulit na agency to prepare all those things sa National Statistics Office ba? Philippine Statistics Authority ba? Yeah, yun ang alam ko eh. At saka magkakaroon pa ng IRR yan, implementing rules and regulation. Kung sino itong mga kasangkot na ahensya dyan, no? Kasi hindi naman pwedeng SSS dahil hindi naman miyembro ng SSS lahat ng Pilipino, no? DILG, maybe makakatulong. At saka yung ating baka DICT, no? At mas maganda kung merong interagency ng ating pamahalaan ng tumulong para sa pananasiwa. I think Philippine Statistics Authority is the perfect agency to provide the data. Lang yung halimbawa kung technology yung pag-uusapan, paano gagawa niyan? Ang LTO nga paring gani hindi mai-provide yung mga ID ng driver's license. Basta may pondo, walang imposible. Ang mga gumukuha ng driver's license sa LTO bayad na. So walang problema sa pondo, pare ko. Ang nagkakatalo yan doon sa provider. Ayan na nga. Nagkaloko doon sa provider. Na magsusupply, supplier. Paano kaya nga ang gagawin dyan? Halimbawa, yung agency mismo, bibili ng mga sariling gamit para sila mismo mag-imprinta at wala nang bidding-bidding. Sila nang gagawa. Maganda yung tanong mo at saka yung accessibility ng gustong kumuha. Saang sangay ng gobyerno, alang-alang pumunta ka pa ng Philippine Statistics Authority dito sa Santa Mesa kung nakatira ka doon sa Basilan. Basilan. Oo.
kung nakatira ka sa Tawi-Tawi o nakatira ka sa Ilocos Norte, eh dapat merong sa ngayon ng gobyerno na accessible sa mga gustong kumuha anytime ng ID na yan. Magandang maganda yung angulo ng ano mo pare ko, yung jurisdiction, kasi halimbawa if the one of the purpose of that ID, national ID, is to protect the people from terrorism, therefore may mga identified na lugar naman sa Mindanao pare ko na talagang naglulunggay ang mga yan, di ba? Sulu, Basilan, Zamboanga area, mga yung dati nang nasakop ng ARMM, nandiyan silang lahat, di ba? Mm. Oh, paano kaya 'yon? Diyan din kaya gagawin yung ID sa lugar edi niyan? Oh. Simple lang 'yan. Kung dati napepeke yung passport, di ba? Yes. Ang nangyayari kaya may mga lumalabas na fake passport ay mayroong mga kakuntsaba sa loob mismo ng DFA, Department of Foreign Affairs. Ngayon, dapat babantayan din dapat natin yung mga agency na isya nag-i-issue niyan o mag-i-issue ng ID na 'yan. Kasi baka sila ang maging kakahuts o sila ang maging kakuntsaba o instrumento para maglabas ng mga fake. Kailangan din ipaalam sa mga mamamayan siguro, sa ordinary mamamayan, paano ma-identify o paano mauuri, no? Paano natin ma-distinguish ano ang peke at ano ang original. Pero hindi yan muna paring gani siguro ang magandang tanong na masagot, may bayad ba yung ID niyan? Alam ko, libre. Libre ito. Kaya libre, lang popondohan ito ng, lilipopondohan ito ng 25 billion pesos. So, libre. Ang passport ba? Libre. Hindi naman libre ang passport. May bayad, libo, may gift. Sana nga. Pero wala pang sinasabi, di ba? Wala pang sinasabi kung libre talaga. At malaman natin kung ano ba talaga, kuya. Alas 9:27 na po ng umaga, si Paring Gani Orong kausap natin, nasa kabilang linya. Ayan, Yes, naputol tayo. Wala pang eksaktong statement kung libre talaga Paring Gani o meron na? And then, the last time na kausap namin si Congressman Sol Aragones, na-discuss at natanong ko nga rin niya, na sabi niya libre sa una, tapos pag nawala at nakumuha ko ulit ng bago, doon may bayad ng konti. On the third time na nawala, medyo malaki yan ang bayad. Pang-apat na nawala, ay dapat ikaw na ang mawala sapagkat wala ka na sa pag-iisip mo. Masyado ka nang makakalimutin. Ang bilis ha, ang bilis na napirmahan niya ng presidente, hindi nakaporma yung mga kumukontra, di ba? Hindi nakaporma. Pinaspasan, parang bullet train. Pero may magandang pagsuporta. Sinang ayunan ito ngayon ng Commission on Human Rights. May positive comment about this ang Commission on Human Rights at sinang ayunan nila na ito ay makatutulong sa mga mamamayan at walang pagtutol ang ating CHR tungkol sa bagay nito. Nako, talaga. First time ever. Mukhang baka dyan sa salitang yan, magkabati na sila ng Palasyo Malacanang. kung ordinaryong mamamayan lang naman talaga ang tatanungin mo, malaking pagsang-ayon ito sapagkat minsan talaga ang hirap mag-transact, no? Pupunta ka sa banko, mag-i-cash ka ng cheque, hihinga ka ng dalawang ID. Paano kung wala kang mga national ID na o mga valid ID na tinatawag, ito isa na lang daw. Itong national ID na lang ang hihingin sa iyo, no? Yung mga medyo senior na natin, matatanda na hindi naman nagtatrabaho, integrated na kaya dyan? May integrate na kaya yung senior citizen ID parang gani? Yun ang sinasabi ng batas. Hindi ka na magpipresent ng driver's license, hindi ka na magpipresent ng UMID ID o SSID o DSIS para bang naka-integrated na rito. Yung senior citizen ID na may 20% discount benefit, ma-integrate din kaya dyan? Parang gani? Ang nakalagay kasi dito yung birth date mo. So makikita doon sa birth date mo kung senior ka na talaga. Therefore, hindi ka makakapandaya. Ayun, bakit yung iba gustong-gusto talaga magka-ID na ng may 20% discount, no? Gusto maka-discount. Actually, ang senior citizen ID, lang yun eh. Local ID yun.
Localized sa mga... Propaganda lang yon ng mga mayor, ng mga congressman. Hindi, batas yun, pare ko. Pare ko, batas yun. There's Senior Citizens Act, pare ko, na pinagmulan yan. Yeah, batas yun. Pero yung pag-i-issue ng ID, ginagamit nila yun na ba, bilang gimmick ng mayor. Kahit wala ka ng senior citizen ID, kung meron kang national ID dahil meron namang petsa ng kapanganakan doon, yun lang ang yung i-present. Dapat i-honor yun ng mga establishments. Dapat, oo. Pero yun nga ang tanong natin, ganyan ba talaga ang espiritu niyan? Say for example, the integrating all the IDs, legal IDs in one national ID, does it include the senior citizen ID? Kasi may separate na batas diyan, pare ko eh. Especially when they purchase something sa mga tindahan, it is being required to present senior citizen ID specifically, pare ko. So, diyan kaya sa national ID system ay isasama na kaya yan. Walang problema pag sinama niyan. Pero kung... Yeah. Mm-hmm. Basta nadinig ko kay Attorney Romy Makalintal, kahit wala kang senior citizen ID, basta patunayan mo na ikaw ay nasa 60 pataas na. Ano nga ang patunay? Ano nga ang patunay? Itong national ID na ito. Ito ang magsasabi na senior ka na. Dahil nandun yung birthday, ano? Dapat ito linawin na i-honor ito ng lahat ng mga botika, ng mga establishments, kung anong discount pa nagbibigay sa iyo, kahit national ID lang ang iyong ipakita. Tama yan, parang gani. Nanonood sa atin, batiin daw natin si Mrs. ni Mark, si Dali Jane Orchaga. Hi, Dali. Kumusta morning, ka dyan? Dali. Good morning, Dali. Ma'am Dali. Si Mark, ayan, okay yan. Magaling. Dapat yan, magaling. Kinakantahan ng ano, Hello Dolly. Hello Dolly. Yes, Hello Dolly. Alam mo yung kanta ngayon? Napanigay ko sa lolo ko. Padinig ko yan sa lolo ko. Good morning sa mga taga Green Valley Subdivision sa Baguio City. Ayan. Alright. So, paano? Kailan ba yan? Mag-aantay pa tayo ng IRR, which will be written by those who proposed that. Yung mga senador pa rin, ano ba yan? Sino ang gagawa ng IRR? Sino ang naatasan yan mag-IRR? After ang implementation yan, after 15 days after publication, di ba? Napirmahan ng presidente, i-judgeryo yan. Pagkatapos, i-implement na. Hindi, yung IRR muna pare ko. Kasi ang i-judgeryo yung IRR. Yeah, yung batas. Yung batas ang idadyaryo. Maganda, reset na natin to yung PSA at saka yung mga proponent ng batas diyan to interview, no? Para ipalagay ko natin. Sino nga natin lahat yan. Balikan nga natin yung mga proponents diyan, sino ang mga proponents diyan sa Senado yata si Senator Lacson, tama? Senator Lacson sa lower house si Senator Sol Aragones. Yung media man nakasama natin dati. Yung media man nakasama natin sa ABS. Dating reporter ng ABS-CBN. Dating reporter ng ABS. So sige. I think congresswoman ng Laguna. Laguna, yeah. Kaibigan mo 'yan, paring gani. Isalang mo kaya 'yan minsan para makakapihan natin dito sa ating programa. Yes, yeah, sure. Okay? Kailan mo ng ating tangipagtalakayan sa Kabawang Asero. Ito po si Gani Oro ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kabawang Asero. Maraming salamat, parang Gani, live mula sa lungsod ng Quezon. Live po rito sa Leader News Philippines. Ang oras natin, 34 minutos na po makalipas ang alas 9 po ng umaga. Kayo ba'y nakapag-breakfast na? Sa mga nasa bahay pa, ba'y... ang araw po ng Martes ay punong-puno pa rin niya ng mga blessings. Kaya't kilos-kilos, ano? Kilos-kilos tayo. Doon po sa mga nasa trabaho na, ayusin po ang mga trabaho, nasa gobyerno man o nasa pribadong sektor. Sino pang may report tayo? Wala na. So tuloy na tayo sa ating mga isyu sa araw pong ito. Yun nga, ano ho? Ang National ID System po ay pinirmahan na ng Pangulong Duterte. So... naglalayon po yan na i-integrate ng lahat ng mga legal IDs into one ID, national ID na magiging identification ng bawat Pilipino. At doon po sa mga foreigners na papasok dito, yan sila kaya mabibigyan din. Malinaw natin kung sila ba'y mabibigyan din yan kasi yan ay batas na
ipatutupad na sa ating bansa. Long time ago, yung mga previous administrations ay tinangka din na magpatupad ng national ID na hindi po naganap sapagkat marami pong kumontra at yung mga presidente ay umatras. So sige, ano pa mga issue natin? So ang gagawin natin dyan ay alamin natin at tayo po'y maging aware sa paano ba yan ipatutupad, paano ba mabigyan, makakuha yung mga Pilipino ng ID yan, anong magiging papanong sistema at anong proseso. Right, sige. Samantala mga kaibigan, iaapila daw ng Malacañang ang desisyon ng Court of Appeals na ipinag-utos po sa pagitan po ng executive order ng Pangulong Duterte na irregular ng PLDT ang mahigit 7,000 mga contractual employees ng naturang kumpanya sa matagal ng panahon. Umiyak po ang PLDT, nagpasaklolo sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals naman, kinampihan po ang PLDT at sinabing hindi tama ang utos ng Malacañang at binaliktad, ibinasura ang kautusan po na gawing regular. Meantime, madaling sabi, contractual pa rin lahat yung mga naghahangad na maging regular. So, ang mangyayari dyan, iakit daw ng Palasyo Malacañang ang naturang usapin sa Korte Suprema at sila daw po ay naniniwalang kakatigan sila ng Supreme Court. Well, alam nyo ho, when it comes to the issue of security of tenure, natural, normal sa sino man na empleyado ang naghahangad na maging regular sa trabaho, no? At malaking tulong sa isang pamilya kapag kang breadwinner ikang ang nagtatrabaho ay may katiyakan sa kanyang hanap buhay yung trabaho ang kanyang pinapasukan, hindi tulad ngayon na halos every 5 months, every 5th of the month, bigla tayong nagiging parang mga magulong langgam, especially sa Metro Manila, yung mga galing sa South, tatakbo sa North, maghahanap ng trabaho sa pagkatapos ng kanilang kontrata. Mga galing sa East, kung saan-saan parang pinaghalong kalamay, kaya nga't ang Metro Manila po ay pagkagulo-gulo, napaka-traffic. Ang mga tao po ay parang mga galanggam na magulo sapagkat because of seeking for survival. Yan. For survival reason, naghahanap sila kung saan meron, yung nawalan pupunta rito, yung naghahanap, yan, so ganyan, no? In short, mga kaibigan, of course, gusto yan ng mga Pilipino yung ma-regular sa mga trabaho. Ha? Ang panawagan ko lamang naman sa mga kumpanyang malalaki na ano ang problema ninyo at hindi nyo magawa yan. Kung ang mga trabaho naman at ginagampanan ay regular, araw-araw, kinakailangan ng mga taong yan, bakit hindi nyo irregular? Yung mga multibilyon kumpanya tulad ng PLDT, di ba? Marami yan. Mga mall na mga multibilyon ang kapital at negosyo. Hindi nila... by the way, kailan nga pala ipag-uutos din ng Pangulo sa mga mall? Ha? Bakit yung PLDT pa lang? Sana sabay-sabay na yan, di ba? Yung mga mall... ano ba ang mga malalaking mall sa Pilipinas? Alam nyo naman yan eh. Di naman na, ano yan eh, hindi naman tago yan eh. SM! Ano pa? Ano pa malalaking mall? Robinsons! Ano pa? Marami ng mga mall ngayon, di ba? City Mall! Star Mall! Ayan, mga nagtatapatan yan. Pagka may SM, o biglang magkakaroon ng Robinson, biglang magkakaroon ng Ayala Mall. Yan yung mga mayayaman na yan. Maraming contractual employees yan. Nagtatanong lang po ang kamaong asero, kailan din kaya pag-uutos ng Pangulo sa mga mall owners na yan na irregular na rin? Yung matagal na nilang ginigisang mga empleyado dyan na halos hindi makaupo. I'm sure pumupunta naman kayo sa mga mall, di ba? Ang mga tindera dyan, mga sales ladies, sales persons, mapalalaki o mapababae, bawal umupo! Maghapon, ha? Maghapon. Kaya baka akala nyo, masarap ang magtrabaho sa mall. Yung mga nasusuya sa trabaho sa nabibilad ng sa araw, walang upo-upo dyan. Bawal umupo. Pag nakita ka, suspendido ka.
Yung iba yata, binabawasan ng sweldo pagkapaupo. Bawal nga eh. Ang hirap pagka naka-heels yung mga babae, di ba? I can just imagine pagka nakatingkayad ka sa maghapon. Marami nagkakasakit dyan eh. I'm just asking, kailan din kayo pag-uutos ng Pangulong Duterte nang mabinipisyon din yung mga nandyan sa mall. Napakarami niya, no? Libo, mas marami pa kaysa sa PLDT. Dahil napakaraming mall, iisa lang ang PLDT. Napakaraming mall sa Pilipinas na nag-iimpleyo in a manner of contractualization. Magtatanong lang tayo. Samantala mga kaibigan, malapit na raw pong makulong ang Attorney Glenn Chong na nag-aakusa po at naglumutang po sa Senadong sinasabing may dayaan sa 2016 election at dinaya daw ang boto ni dating Senador Bongbong Marcos. Ito pa lang si Attorney Glenn Chong ay sangkot daw ayon sa kaso na alam ni Attorney Sixto Brillantes sa pagnanakaw daw po ng mga balota sa saan ba yun? Sa Baguio City ba yun? Ginamit daw yung access na kaibigang treasurer sa Baguio City na nagtatago po ng mga balota para sa election. Ninakaw daw ang isang backpack. Isinilampak sa backpack yung mga balota at yan, tinamper daw at para palabasin na may dayaan sa election. Nako, so yan na. Yun nga ang mahirap dyan. Ano? Yung mga nagsasalita, kapag yung mga nagsasalita mismo ay may mga kasalanan, mahirap, ano? Mahirap! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo. Lilimitahan naman daw ng bagong ombudsman ang access ng taong bayan sa mga kasong nakasampa sa naturang ahensya. Ayan. Bakit kaya? Alam niyo ho, itong salitang itong lilimitahan, teka muna, basahin nga natin yung nasaan ba yung balitang yan. Lilimitahan daw. Alam niyo po dyan sa ombudsman, sangkater ba ang kaso dyan na nilulumot na hindi alam ng taong bayan? So kung lilimitahan pa, baka mauwi yan sa limot, Ombudsman Martires, sir. Mas maiging gawin yung transparent ang mga nangyayari dyan sa ombudsman nang nalalaman ng taong bayan, di ba? Kung ano ang nangyayari sa mga kaso dyan, may mangyayari ba o wala? Inuupuan ba o ano? Sapagkat ako mismo bilang media man, alam na alam ko dyan na track-track ang kasong nakasampa dyan versus most of the public officials, mapa LGU, mapa mga ahensya po ng gobyernong malalaki. Napakarami po ang mga kasong kinasasangkutan dyan ng mga nasa gobyerno and yet inaamag, nilulumot, hindi gumagalaw. Pero kung iutos pa ni Ombudsman Martires na secret na lang. Diyos ko po, I'm worrying. Baka lalong malusaw na ng mga langgam yung mga dokumento ng kaso dyan. Para daw maiwasan ang prosecution by publicity. Prosecution by publicity. Take note. Ang mga public officials ay accountable po yan sa taong bayan. And the people always deserve to know what's going on. Di po ba? Especially involving their officials. Lalo na po yung mga ibinoto po ng taong bayan because their votes manifest their trust to the public officials, especially the elected officials, and they should know what's going on, di po ba? So, hindi ito maganda. I disagree. Ayaw rito. Hindi ako sangayon dito sa plano ni Martires na itatago ang mga nangyayari dyan sa ombudsman. Dapat nga na mas buksan yan ng ombudsman nang sa ganun yung may mga nalalamang ebidensya makatulong sa kanila sapagkat lagi ang problema ng ombudsman kulang daw sila sa mga investigador and therefore ang mga kaso ay idina-justify dyan na talagang usad pagong dahil sa ganun kulang daw sa tao, investigators, lawyers. Di ba therefore mas magandang buksan ang mga nangyayari dyan sa kalaman ng publiko para yung taong bayan na may alam na pwedeng itulong na ebidensya, makatulong sa kanila. Ombudsman naman, Martires. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Boto ng boto ang mga tao.
sa mga public officials, yung pala hindi nila alam, sang katerbang kasong kinakaharap ng kurakot. Oh. Ang problema lamang ng taong bayan, hindi umuusad sapagkat madalas mga kaibigan, yung nakakasuhan dyan, gumagawa ng lahat ng paraan na talagang hindi umuusad. Gumagawa ng paraan. Kung anumang paraan yan, sila-sila nakakaalam. So, dadagdagan pa ni Ombudsman Martires ng sila-sila nakakaalam just for the sake of preventing the so-called prosecution by publicity. Oh. I disagree, Ombudsman Martires, sapagkat ang taong bayan may karapatang malaman po ang nangyayari sa mga public officials. And public officials are really subject for accountability sa taong bayan. Di ba ba? Kayo naman ang magsasabi kung may kasalanan o hindi. Naintindihan naman ng taong bayan na hindi pa naman penal na pwede nating masabing ma-prosecute. Pero pag sinabing nasampahan ng kaso, ano bang masama doon kung nasampahan ng kaso? Ang masama doon kung nasampahan ng kaso, pinatulog nyo ng 10 taon dyan, yan ang masama. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung local official na masasampahan ng kaso, ang maximum term ay 3 years. Sa isang term, maximum 3 terms. Ang isang term ay 3 years. Oh, di... Despite, kung sa kabila ng kasong mga mabibigat pero natulog lang yung kaso dyan, inabot ng 10 taon, eh 9 taon lang ang pwedeng straight na ipanungkulan ng isang local official, goodbye na. Tapos na yung termino, di pa na-desisyonan yung kaso. Di ba ba? O, kaya nga ulitin ko ay strongly disagree dyan sa planong yan ni bagong new Ombudsman Martires. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, sige. Kayo po, ano pong masasabi nyo naman sa video na ginawa ni Asik Moka Uson na purposely para ipaintindi po ang federalismo pero dinaan po sa Ipepe at Idede strategy. Ano pong masasabi ninyo? 9:47 in the morning. Ilang minuto na lamang po tayo po ay mag-wind up ng ating programa. Medyo nagka baguhan lang tayo rito sa times sapagkat sa mga naghantay pala kagabi, patawaran niyo po kami sapagkat napilitan po akong magpa-check up kagabi dahil nag-ibang pakiramdam ko nung bigyan ako ng kape ni Teo. Si Teo, nilalamig kami sa opisina. Sabi ko, Teo, magkape nga tayo. May dala-dala akong pandesal. Magmerienda ka ako kami. Eh, yung kaping available namin sa opisina ay brown. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Basta brown. Oh. Yung palang brown na kaping yan, pagkalakas-lakas. Si Teo, bata-bata pa ako. Medyo sensitive yung tiyan ko sa acid. Nagkape ako eh, umibang pakiramdam ko. So, inacid na ako at sumama ang pakiramdam natin. So, I rushed to the hospital para magpa-check up. Eh, nakabalik ako eh, pasado alas 9 na kahit sabi ko, para hindi masayang yung mga materials natin, we rather go on board by the following day. So, sige, ulitin natin yung ating pagbatay na lang sa ating mga manonood, ano? Yung mayor po ng Baco Oriental Mindoro kay Mayor Ray Aceveda Marco yan, Mayor Reynaldo Aceveda Marco ng Baco Oriental Mindoro at kay Madam Gina Makuha, ang Public Information Officer sa Naturang Bayan at kay Sir Silvestre Sigo. Sigo. Diyan sa Davao. Ayos. Sige. Okay. Samantala, tuloy-tuloy naman na nakakalikom ng mga bagong miyembro, nakakaipo ng mga bagong miyembro ang partido ni Mayor Inday Sara Duterte ng Davao. Yung kanyang hugpong ng pagbabago party. Sapagkat kahapon po ay may panibagong 2,000 mga miyembro ang nanumpa sa kanyang partido. Ayan. So, good for the party.
Alam nyo naman, ang mga politiko, kung sino ang nakaupong presenteng administrasyon, ganyan ang ugali nila. Nung panahon ni GMA. Oh, di ba? Nung panahon ni GMA, lakas, di ba? Oh, lakas. Lakas, lahat, lakas, malakas. Nang umupo si Pinoy, liberal, kaliwat kanan, liberal. Oh, hibod ng puwet kay Pinoy, lahat ng mga politiko. Nang umupo siyempre si Pangulong Duterte, PDP. Mga siraulong politiko talaga, no? Ganyan ang mga politiko sa Pilipinas at bibihira po yung may paninindigan. Lahat ang iniisip ay political survival. Kaya't silang lahat ay ganyan ang nakikita natin. Mula sa isang partido, talunan tulad. Next administration, tatalunan naman sila. Ngayon, PDP, hugpong ng pagbabago. Tanda ninyo, magpustahan man tayo ng ating mga sapatos. Eh, magtatalo na naman yan sa panibagong administrasyon. Ganyan ang mga ugali ng ano. Hindi lang matuloy-tuloy pa yung ano, di ba? There is a proposed law na ipagbabawal na yung mga political butterflies. Ano na kaya nangyari doon? No? Kasi ganyan ang ugali ng mga Pilipinong politiko. Para matiyak na safe sila sa mga pondo, sa kung ano-ano, sisip-sip tumbong sila sa kuan sa presenting administration. Ganun eh. Ganun. So, wala dyan. Walang tunay dyan. Wala akong masasabing tunay dyan. Original tunay. Wala. Walang ganun. Take note, sa politika, di ba may kasabihan nga na there is no... So, in politics, there is no permanent friends and enemies. Di ba? Ganyan ang katotohanan. Kaya nga, even parties, there is no permanent party in politics. Lipat-lipat para matiyak ang grasya. Ganun eh, grasya. sige. So, salamat po sa mga nanonood sa ating palatuntunan. Good morning, angels. Sa ating mga angels, abangan po ninyo ang ating ilulunsad na kahindik-hindik na palatuntunan ng Street Angels sa television. At yan po ay mapapanood din sa Pinoy Extreme Channel. Pero una pong mapapanood muna yung kamaong asero natin sa Pinoy Extreme Channel very soon. At most likely 5 to 6 tayo ng hapon para mas mauna tayo sa mga major newscast ng television. Ang Pinoy Extreme Channel po ay isang cable channel na nasa Signal, nasa Sky Cable, nasa Cable Link, nasa kung ano-ano pang malalaking cable firm sa Pilipinas. And therefore, nationwide po, mapapanood tayo sa television. Okay? Sige. Yung suspension order naman dyan sa mayor ng Olongga po, yan, pinag-usapan na natin yan kanina. Kailan kaya ulitin ko? Kailan kaya yan i-deliver, i-enforce ng mga taga-DILG, ha? Para bagang may naamoy tayong masangsang dyan sa bagal na yan ng DILG, bakit nagkakaganyan, ano? Meron kayang ayusan dyan na pigilan, i-delay? Meron kayang ganyan? Palagay ko hindi yan magugustuhan ng mga taga-Olongapo City, ha? Good morning sa mga taga-SBMA, mga taga-Olongapo City. Very soon may topic tayo, may subject matter tayong pag-uusapan dyan involving the welfare of the indigenous people, mga ita dyan sa SBMA area. Sakop yung mga bayan po ng Olongapo, Dinalupihan, Hermosa Bataan, yung nasasako po ng SBMA. Yan po yung mga lupa na nakatitulo po sa mga ita. Pero may isip po dyan na naaapi sa benepisyo po ang mga katutubong ita, yung mga kulotski dyan sa lugar na yan ng Bataan area at Zambales. Good morning, Idol. Sabi ni Marisol Azuela dyan sa Paranaque City. Good morning po sa mga taga Paranaque at sa mga taga Tiwalbay, sa aking mahal na bayang Tiwalbay. Mga kababayan ko sa Tiwalbay, good morning sa inyong lahat. Maray na agatabi. Primong Ike Iking Ses Bubuyo, good morning sa mga katrabaho mo dyan sa kumpanya. At I hope everything is just okay. Sino pa mga nakasilip sa atin? Si Pastor Ram Gambawa ulit ay kasama natin. Sabi ni Maring Imelda Parum, thank you pa de sa pagbati. Number one ka talaga. Thank you, Mading Imelda. Ganyan talagang may kumare. Number one ang pakiramdam.
5 minutes bago po sumapit ang alas 10 po ng umaga. Ang bilis ng oras natin, ano? Samantala, nag-uwian naman po ang maraming turista sa Indonesia dahil po sa lindol. Ang isang magandang balita at buti na lamang walang Pinoy pong nadamay sa lindol, ano? Wala pong Pinoy na nadamay sa naturang lindol. Now, balikan natin yung issue po ng video ng Federalism produced by Asik Mokauson. Bayan, may naintindihan ba talaga kayo? Maganda ba yung video? May naintindihan ba kayo? Butch Arcangel sa Caloocan City, may naintindihan ka ba dun sa video ni Asik Mokauson na ang layon ay ipaintindi po ang federalismo? Sa ganang akin, mga kaibigan, tama yung sabi ng iba. On a positive note, napansin yung video na ang topic nga siya na ay federalismo. Napansin talaga. In fact, nationwide napansin talaga, no? O dangan nga lamang ay kung papansin lang, napansin talaga. But for the main objective of making the people understand intellectually the concept of federalism, I think the video failed. The video failed to deliver its original purpose, no? Kasi yung bading na nagbabasa nga ng ano, talagang may binabasa na nga parang ano nakita niyo naman, di ba? So, ang masasabi ko kay Asik Mokauson, I think there's a better way of presenting that very serious matter. Hindi po comedy ang federalismo. At hindi ko naman na tinatawaran ang kakayahan ni Asik Mokauson. At ang tao naman ay talagang dahil sa mga karanasan ay nag-evolve ang buhay, no? Mula sa isang chapter ng buhay, ganyan siya. Ngayon ay nasa Malacanang na siya. And she is an assistant secretary to the PCCO, di ba? Therefore, she's handling a very important office that calls for a serious actions and functions, di ba? And disposition of the functions. So, yung PCCO is not a comedy office, no? So, again, ang masasabi po natin, there's a better way of presenting that subject matter to the Filipino. Yan po ang masasabi na there's a better way. Areglado. So kung umani man po yan ng mga negatibong remarks, yun po yung resulta, no? Kasi ano yan kung sa communication, maybe they are really testing the waters, pinanonsi mo ka. Sabi nga ng iba, itong masasabi ko. Sabi ng iba, para baga silang, may nagsabi sa akin, hindi ko matanda kung sino yun, para daw silang mananabong na nagdala ng bebe sa loob ng sabungan para isabong. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Ayan. So, may ganyan. Hindi pa ako nagsabi niya. May nagsabi lang sa akin. May nag-react na gano'n, ano? Mga kaibigan, with that, we would like to say thank you sa mga nanonood sa ating programa sa umaga pong ito ng Tuesday. Hananawang tayo po ay nakapagbahagi ng mga kalaman, ng mga balitang pakikinabangan po ninyo. At sa lahat pong mga kasama po natin sa Leaderness Philippines, ang ating mga Leaderness Patrol, si Paring Jojo Sikat, Felix Tambungo, Hil Tamayo, Mike Paul Marquez, si Nolan Ariola, sino pa? Si Gani, Paring Gani Oro, at si Tayo Villamil sa control natin. Thank you so much sa Long Ridge Philippines. Nakasama po natin everyday. Thank you. Subukan niyo po ang kape ng Long Ridge Philippines. Panapat po natin yan sa Viagra. Wala pong side effect. At makakatulong po yan sa issue po ng infertility. Di ba? Ng kalalakihan. Subukan po ninyo. Available po yan sa atin dito sa Leaderness Philippines. At yung ating mahiwagang pie cup. Subukan po nyo yan para yung inyong mga karamdaman sa inyong mga katawan ay maglaho na. Long Ridge Philippines! Katuwang po ng Leaderness Philippines. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero. Siyero na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas!
Inyong napanood ang mga batas na banam ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.